medyo makikip mo ng kaunti. Tapos ang tataba, oh. Ito, medyo matigas pa, hindi pa 'yan. Ito, tingnan mo lang. Ganun dapat 'yan. Oh, 'di ba? Ito, mukhang ano 'to? Ano 'to? Mukhang hindi 'yan matutuloy. A beautiful day today, mga farmer. Ayan, tayo naman naiikot sa ating mga halaman dahil mabisi tayo. Nagpalengke. Ayan, yung mga ibon natin. Pinakawalan din natin. So, ayan, na-miss din nila yung araw. Hinalagari ko lang. Nagluluto ako ng ano habang naglilinis pa ng kusina. Sabi ko, ikot na ako kasi si Bebe nagyayaya ng ano, bibili daw ng tiles. Ha! Tapos eto, lagkitang kalabasa kasi ma ano lang daw ang nabuhay dito sa what's that? Bisita. Yung nabuhay pong kalabasa dito sa yung tinanim ni Kong Kong, ilang piraso sa may ano ng ano tawag dito. Jomar pala. Yung harapan ng gate. Sobrang tubig kasi talaga mga farmer, kaya talagang ano. Lagkitan daw ito eh. January 2026 ang ano niya. May nabuhay daw na isa, sabi ni Kong Kong. Pero kuya, isa lang ang nabuhay. Yung pa naman yung lagkitan din na ano. Eh, tingnan natin to kung ano. Tapos natanim na rin pala yung bago kong kalamansi na ano. Yung mga patay, sabi ko, palitan na. So ito, ang pakain natin ito. Konti-konti lang, pero tingnan nyo po. Oh, naabunuhan natin. Ang ganda na ano. Lalong gaganda yan kasi mag-ulan-ulan. Tapos umaraw. Ito yung mga kalamansi natin. Sabi ko nga kay Bebe, huwag mo na munang pitasin kasi ang kalamansi, ano naman yan, medyo makikip mo ng kaunti. Tapos ang tataba, oh. Ito, medyo matigas pa, hindi pa yan. Ito, tingin malambot na. Yun ang pwede na. Ayan, ang dami po nating bunga ng kalamansi. Naku, manangingitlog na naman yung, ano, hindi ko na ini-spray gaano ng, yung, ano, yung, pangtaboy ng, insekto. Oh, dahil, yun nga lang ang nabuhay. Isa lang. Ang problema, nabuhay pa yung mulberry. Bakit bubunuti naman niya yan? Wala, tandaan lang naman po. Ayan, magtatanim tayo. Inikot ko lang kayo sa ating mga kalamansi, mga ka-farmer. Napaka-importante ng kalamansi sa ating bakuran. Magtanim po kayo kahit ilang puno. Aba, marami na nga ang hinog. Maganda sana kung nandito si mama. Gustong gusto niya yan, namimitas ng mga ganito. So kompleto na yung ating kalamansi dito. Yun doon sana gusto kong taniman din. Hanggang doon sa dulo. Halay natin, makakuha pa tayo. 150 lang naman po ang isa eh. Ang pataniman ko kay Kong Kong. Problema kasi niyan, pag nagtag-init, kailangan talaga diligan mo. Makaikot ng isang season, okay na po after that. Kaya niya nang mabuhay. Pero pagka yung bagong tanim, kunyari ngayon nagtanim, tapos sa abutin po ng isang taon, next ano, summer, pag hindi na diligan, yari yan. Mamatay. Ito tingnan nyo, hindi naman po gaano dinidilig na. Mas maganda nga din, medyo natitigang sila kasi naglalabas sila ng bulaklak. So, pag tag-init, ganyan, titigangin mo muna sila. Pagka medyo natuyo na, hindi naman natuyo, yung medyo na deprived na sa tubig, maglalabas po sila ng bulaklak. Doon ka na magpatubig nyo, tapos sabay abono, tapos ispray ka ng pang insekto, kahit pa paano makakapagpabunga ka. Magan, marami na pala, marami ng malalambot. Ito nga gusto ko nang papalitan sana, oh. Kasi hindi na po ito magbubunga. Ayan, oh. Dapat pala pinapalitan ko na kay Kong Kong to. Wala na po yan pagkaganyan. Ano na yan, ito, oh. Tingnan nyo, oh. Hindi na kalamansi, hindi na po siya kalamansi. Ilalim na lang ang nagbubunga. Pinuputol na po yan. So ayan, tayo naman ay magtatanim ng kalabasa. Si Joe, buto ng kalabasa.
tip lang pag nagtanim ng buto mga farmer, kailangan ganyan siya. Patayuin niyo na kasi ganyan 'yan eh. Huwag yung nakaganon. Kasi pag ginanon niyo, baliktad siya. So, igagay niyo na siya. Tama na 'yung nakatayo na siya. Oh, 'di ba? Sabihin ng kalabas, "Oy, thank you naman. Hindi mo ko pahihirapan." Mga ganon. Dalawahin na natin kasi baka hindi tumubang isa. Sayang naman. Mas mabilis magbawas kaysa sa magpatubo. Tinutusok lang, pwede naman pala. Medyo malayo na 'yung agwat. Sabi ko nga kay Kong Kong eh anuhin mo na. Medyo malayo lang. Pang ano lang ito? Pang after ilang days, mga 1 week. Yan, balik tayo dito sa ating munting kalabasahan mga ka-farm. At gusto ko lang i-flex ang aking papaya. May momentis lang ano. Meron ba? Ah, wala. Okay, dito ka brother. Huwag kang naano ka. Dapat dyan kayo. Dyan ka dapat eh. Ganun dapat 'yan. Oh, 'di ba? Ito mukhang ano to? Ano to? Mukhang hindi 'yan matutuloy. Tingnan niyo naman, 'di ba? Ito papakita ko pala sa inyo mga farmer. Ito yung ang alimang may bakla din ng papaya. Ito yung tinatawag nilang bakla. Tingnan niyo, same pares ng binhi ah. Pero tingnan nyo, may lumabas po na ganito. Hindi po ito lalaki. Ayan o, kita nyo yan. Ayan o, yan po yung bunga niya. Mas mahaba, pero mas maganda ang bunga nito. Mahaba po siya na makapal yung laman. Mas makapal. Ayun, parang sinta. Tingnan nyo, bilog. Pero red lady din po yan. Paras lang yan, red lady. Dito, sa gilid, ang mga tumubo ay baklito. Ayan mga ka-farmer o. Mga ano, tinatawag nilang bakla. Ewan ko, natutunan ko din lang po sa kanila yan. So, parang mas konti ang nabubuo. Ayan o. Pero hindi po yan na lalaki. Ang lalaki po, mas mahaba ang bulaklak. Mas mahaba ang bulaklak niya. Siguro hanggang dito. Pag may bumulaklak na po hanggang dito, lalaki po yan. Pero, according to our experience, ay hindi na po yan na kinakapon o sabihin nila nagiging lalaki. Wala, ginawa na namin yun. Hindi po ano yun, hindi po totoo. At ayun, pinaka the best, palitan nyo na yun. Ay, naputol oh. Sorry naman. Tingnan natin kung magtutuloy pa siya. Kasi nga, hindi siya pwedeng ganyan no. Siksikan sila dun. Eto, hindi na buo. Papaabono kay Kong Kong kasi kailangan niya abono. Yung kulay blue, maganda. Tingnan nyo naman itong natabunan. Maliliit. Ano siya? Natatalo po kasi ng ano, natatalo siya. Ito, meron na din. Pero ganun din ang kwento. Natatalo din po siya. Ito. Ito, ganito ang lalaki, bakla pala. So wala naman tayong lalaking ano. Talagang may tama oh. Yan may virus. May virus. Ito sana oh, ganda din. Pero may virus din. Dito. Ayan, tingnan nyo oh. Same din po ang mga bunga niya. Mahahaba na. Tingnan nyo na. So papalinis natin kay Kong Kong yung kalabasahan para sa mga susunod niyang activity. Pangit pala ng mga papaya dito. Wala eh, hindi natalo po nung papaano ng kalabasa. Tingnan nyo, mahahaba. Sayang. Ang ganda sana nating mahaba oh. Hindi po gumanda. Hindi po gumanda ang papaya dito. Pag-asa natin doon sa kabila. Oh, lala, ano din 'to, bakla din oh. Maganda sana oh. Dami nating ano, ito ito ganun din. Aba. Ang dami ah. Ganun din oh. Tingnan natin 'yan. Pag ngayon mula na ito, papalinis po natin. Papalinis natin. Ito, ito. Oh. Diba? Oh. Palinis po natin yan. Wala na din naman pala. May mga ilang kalabasa pang naiwan.
At least papatabasan natin ng konti yung mga nyog para umano sila. Tapos ito mga kalabasa, patay na rin naman pala. Patay na rin naman po. Kaya lang talagang natalo. Ito, putulan natin yan. Putulan natin. Bigyan natin ng malupit na instruction. Kung ito ba to? Pumubo lang ata ito dito. Mali ito eh. Oh, mali yan. Si Rowan pa naman nagpapahanap ng gagamba. Mahina na ako maghanap eh. Si ito puro puro po sayang po ng araw, naabot po ng araw agad. Ay, nakakasakal. Tingnan nyo. Natatalo na sa bagay kasi yung nyog. Ewan ko kay Kongkong kung nagawa niya yung pinapagawa ko na lagyan po yung ito ng mga magnum sa ng nyog. Kasi may mga kumakain nga. Wala, hindi gumanda yung iba. Pero okay naman pala, nagbunga din naman pala yung ibang papaya. Siguro may tama din . Virus. Hanap tayo ng gagamba. Ito kasi si Rowan, puro gagamba. Shoutout pala kay Tito Charles. Okay lang yun, Tito. Lahat po dito sa Pilipinas, lalo na pag sa probinsya, yung mga bata, yan, sa gagamba. Okay lang po yan. Nadaranasan ko din naman yan. At least ayoko naman po kasing puro na lang sila gadget. At least po na experience din nila yung batang 80s ba? 90s. Diba? So, ayun. Wala tayo. So, ayan, meron pa po atang mga kalabasang kukunin pa pala. Meron pa dang maha-harvest ha. Believe ako ha. Meron pa rin. Lalaki. Hindi yan lalaki. Tingnan nyo, ang haba . Ganda sana . Pero, yan? Ahabol yan. Pe-fertilizer natin. Masili, marami pang mapipitas. Mulberry . Tulos lang po ito. Tumubo na. Alam ko, naghanap na rin sila dito ng gagamba. Kasi binibili pala. So si Jimmy pala na dumaan kanina. Naghingi ng konting budget. May bunga na daw yung sili, mga ka-farmer. Tapos nakapagtanim na siya ng 100 plus po na atis. So sabi niya, next year na tayo magtanim ng ng sampalok. Sabi ko, sige. Basta, yun, meron pa pala dun sa plano. Sabi ko, basta ayusin na natin yung lupa. Tanim-taniman na natin. So mukhang okay naman. Kasi yung sili daw pala hanggang next year, kaya yun . Yun po ang inaano niya. Ayan palinis natin yan kay Kong. Para magkaroon na tayo ng papaya. Although hindi, dito nalinis niya na ng naglinis na po siya dito . Ayan. Paglinis na pala siya dito. Tama lang yan. Pinatay niya na yung mga baging. Ayan. Kapaglinis na pala siya dito. Very good. Kapalinis natin to. So, ayan po mga farmer. At least na silip natin yung dito. Mga papaya. Na may iba namang gumanda. May ibang... Ito, kailangan matanggal din yung mga yan. Dito marami gagamba sa mga ganyan . Pagulat ka na lang . Sabi niya kasi maghanap tayo papa. Sabi ko sa gabi maganda maghanap nun. Kikita mo gumagawa ng bahay. Yan pa. Marami pa naman palang marami pa tayo makukuhang kalabasa. Pero ayun nga. Sana, na yan? Pwede pang gulayin yan.
Kailangan natin magtabas ng kaunti ng dahon ng nyug. Ayan, oh. Ito mga to, natabasan natin yan. Para makabawas din sa, ito papapatay na natin. Lana na po ito. Ayan na, oh. Hindi na yan, ano. Tinira yan ng mga insekto. Ayan, nagkaganyan. Ba? Ah, saan ba? Ano? Oh, pwede pa. Okay pa to. Okay pa po ito. Umulot lang pala to. Okay pa to. Ayan, oh. Okay pa yan. Meron kasi dito ang isa. Kailangan putulin. So magpapalagay ako every month. Kailangan kong mabuhusan yan yung ano nya, kasi talaga buisit yung mga nangangain. Ayan, oh. Oh, tingnan nyo, oh. Maharap ko pa naman magkaroon ng tubaan dito. Yung makukuha kang tubaan. Pag-aaralan ko kung paano kumuha ng tuba. Malapit na yan. Malapit na po yan. Saka maalagaan lang yan. Asin. Papalagay na pala ako ng asin at something 3x14, 50-50. Abono nila. Fertilizer po nila. Taas ng tubig. Hanggang ano po yan? Hanggang November, ganyan po kataas ang ating ahoy. Ito na yung sinasabi ko kay Rowan. Oh, magandang sapot nito. Ayun. Ng spider. Spider. Silipin natin yung mga kalapati natin kung nakapasok na. Pero marami pang hindi nakakapasok. Ayun, no. Ito. Kaya ilalagay ito. Kailangan maulan ito, eh. Ah. No? Tuyo na. Sorry, ah. Kamali tayo ng pwesto, eh. Dito ka. Dito ka sa corner. Ang bigat mo naman, eh. Oh, didiligin kita. Kulang sa tubig yan. Ating pigeon loft. Wala na pala akong cod liver. Order na naman tayo. Gastos na naman. Pero gusto ko na silang i-training. Ay, kaya nakakatawang lumilipad. Manoorin. So ayan, ating papaya. Ito po ngayon ang number 1 for the meantime. Tintay natin yun dun. Maganda din naman yun dun. Paabono na tayo para tuloy-tuloy po yung bunga. Dikit-dikit ba? Yun naman lang ang sikreto, eh. Araw, tamang tubig at pataba, syempre, para yung bunga niya hindi maputol tuloy-tuloy. So ayan, hindi na ako nakaikot doon. Ibang araw na lang, eh, papalinis na natin kay Kongkong yan. Tanggalin na natin yung mga kalabasa. Tapos ewan ko kung anong pwedeng itanim dyan, pero sa tingin ko wala na, kasi tama na po yung papaya, masyado na pong malilim at magiging crowded masyado. Sabi nga ni Bebe, ang hirap na dumaan. So sabi ko, hayaan mo na ako, pag natapos na yung mga kalabasa, tira na lang natin yung nyug. Kasi yung nyug po talagang ano na din, eh. Hindi ko lang napapansin na palaki na po ng palaki, ano. So malapit na rin magbunga yan. Mga siguro mga 2 to 3 years pa. So at least, no, napapaganda natin ang ganyan. At nandito sa Pampanga, mahirap po, eh. Kita niya, walang gaanong nyug dito. So at least dito sa ano, alam natin kung paano alagaan. Yun nga lang, talagang kailangan religiously lalagyan mo po ng ano sa loob, no, pamatay ng mga insekto. So ayan, nako, may nahulog na, may natumba na palang saging. May bunga na naman, ayun. Okay lang yan.
So yan, marami pong salamat. At bukas ay tuloy ang trabaho. Ayun, may lechon tayong isa kanina, dalawa, hinatid na po ni Romel. Going to Santa Rita, dalawang 40 kilos. Actually, 45 and 39 and a half daw yun. So, sobra-sobra po yung baboy. At malaki yung isa. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!